Hi everyone, morning po. Ngayon po ay gagawa tayo ng isang recipe na simple lang, mura, pero healthy. And sabi nila syempre, ang isa sa mga secret ingredients para maging masarap yung dish na lulutuin natin, dapat lagi kang masaya. Ayan, kaya nakita nyo, nakamask ako. So yan. Para lagi nyo makita naka-smile habang ginagawa ko to. So yun, simulan na natin ang pagluluto ng sardinas patty. Ayan, okay po. Tama, patty ang gagawin natin. So yun, pag naluto siya, pwede siyang pangkanin, pwede siyang pang tinapay. So simulan na natin, okay po. So, nakita nyo rito sa mesa, meron ako ditong dalawang sardinas. Magkaiba lang siya ng brand. And, ang problema ko kasi, spicy siya pareho. So, dahil spicy siya pareho, sa mga nakakilala kasi sa akin, hindi ako mahilig sa spicy. And, baka pag ganito lang kasi to, baka hindi ko rin kainin. So, nakaisip ako ng ibang way para gawin siyang isang ulam na makakain ko. Lalagyan ko lang ng ketchup na medyo matamis, tapos yun, okay na sa akin yun. So, yun. Basta ako, ayoko ng spicy. Hindi ko gusto yung spicy. So, yun. Tapos, may nakita kayo ritong dalawang itlog. Ayan. And then, ayan dito, malunggay. Tapos, carrots. Tapos, bawang. Tapos, sibuyas. Itong bawang sa sibuyas, ginadgad ko. Pati itong carrots, kasi natatamad ako maghiwa-hiwa. So yun, ginadgad ko na lang siya. So yun, meron din tayong asin, tapos paminta. Bahala kayo kung anong paminta gusto nyong gamitin. Durug man yan o buo. And kung saan kayo masaya, bahala kayo. Sa mga feel na maraming mas spicy, mas manghang, gamit kayo, dagdagan nyo yung paminta. Tapos meron ako ditong cube. Bahala na rin po kayo kung anong gusto nyong cube gagamitin nyo. Pork, chicken or beef. Basta ang ano lang naman nito is dagdag pang palasa siya. Okay po, simulan na natin. Buksan natin tong sardinas. Ano ba to? Ah, tigas. Okay. Wala naman siguro yung problema kung pagaluin ko siya, no? Kahit magkaiba siya ng brand, total parat naman siya sardinas. So yun, sa isang malinis na lagayan, ang laman ng Youngstown is 4 na sardinas. Tapos ang ligo, 1, 2, 3, 4, 4 din. So, quits na sila. Tabla. And then, ay, meron din pala ako itong flour. 10 piso. So, yon. So, ito yung pang, ano natin, pang buo. Pati itong kasama ng itlog mamaya. So, yon. So, durugin muna natin yung isda. Okay.
So yan, dinurog ko na po. Hinama ko na yung sabaw ng sarsa ng sardinas kasi sayang. Pampalasa, dagdag pampalasa din kasi yan. Okay. Tapos, lagyan na natin tong cube. Then, sibuyas, bawang, tapos asin, konti lang, tapos paminta, mix together, halo-halo, okay. Bango. Okay. Tapos, lagyan natin ng harina. Tansyahin nyo. Yan na siya mga kapatid, mga kaibigan, kapamilya, kapuso. Sambahay. Ito na po yung recipe para sa sardinas burger patty. So yan. So okay na to. Feeling ko okay na to. And then ready na para prituhin. So yan. Tara. Prito na tayo. Pati marami kang pwedeng gawin. Kung may mga tira ka man, marami kang pwedeng gawin dito. Pwede mo siyang gawing burger steak, pwede rin with mushroom, tapos marami pa, marami kang pwedeng gawin dito na makakatikim ka ng iba't ibang luto, pero ang base mo is sardinas. So yun, kagaya na ito, halimbawa pwede kang pwede mo siya partner sa tinapay. Ito, patty, tapos lagay mo rito, tapos lagyan mo ng konting ketchup. Hirap buksan. Ketchup. Ayan. Ketchup, tapos takpan mo, and then may burger ka na, di ba? Tingnan natin. Masarap siya. Pwede na akong mag-asawa. Pero biro, masarap siya. Yun. Ito yung option 1. Pwede siyang pamerienda. Pwede siyang gawing palaman sa tinapay. Yan. Tapos, option 2 naman is, pwede mo siyang ulamin. Kagaya na ito, kanin, tapos, kuha ka ng patty. Lagyan mo ulit ng ketchup. Ayan, konti lang. Tapos, kurot ka. And then, ganito, yan, ulamin mo.
Ang sarap niya. Ang kagandahan ng ginawa kong sardinas patty, meron siyang may malunggay, may carrots, kaya masustansya siya. Siyempre, yun lang ang kaya ko siya ginawa ang patty kasi hindi nga kumakain ng spicy. Yung sardinas kasi yung dalawa, spicy yun. Eh, sayang naman kung hindi ko siya makakain. So, ginawa ko na lang siyang ganito para